Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Patuloy po tayong magdadasal para sa lahat ng mga may sakit. Yan ang gusto ng ating Panginoon at gusto rin ni Santo Padre Pio. Kasabay ng panalangin natin yan, alalahanin po natin ang lahat ng humihingi sa atin ng panalangin para sa kanilang mga kahilingan o petisyon, kasama din ng hiling ng mga nagpa-intensyon ngayong hapong ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayo, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, idulot mong ikaw ay makapiling ng iyong angkan at loobin mong sa pananampalatayang iyong bigay, kami makasalo sa muling pagkabuhay ng iyong anak na pinakamamahal. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagsimula ng araw na iyon ang isang mahigpit na pag-uusig laban sa simbahan sa Jerusalem. At liban sa mga apostol, lahat ng sumasampalataya ay nangalat sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at gayon na lamang ang kanilang panangis. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang simbahan. Pinapasok niya ang bahay-bahay at kinakaladkad ang mga sumasampalataya at ibinibilanggo, maging lalaki't maging babae. Nangalat ang mga mananampalataya
at saan man sila makarating ay ipinangangaral nila ang salita. Nagpunta si Pilipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan nito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpupuri sa Kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa puso'y isigaw. Ang lahat sa lupa'y ikay sinasamba. Awit ng papuri, yaong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa puo'y isigaw. Naging tuyong lupa, kahit yaong tubig. At ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y nagalak ng labis, siya'y nagaharing may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw, ang lahat po ay magsitayo. Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinasabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako. Gayon may hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, o hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, wag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay sa akin niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa po sa pinakamagandang conversion story sa banal na kasulatan ay ang conversion story ni St. Paul, ni San Pablo Apostol, na ang kapistahan ay malapit na nating ipagdiwang. Kaya bumabati po tayo ng advance happy fiesta sa mga taga-Isla Verde, Batangas City,
lalo na sa kanilang kura paroko si Father Renz Ilagan, na siya pong kasalukuyang parish priest ng Isla Verde. Advance Happy Fiesta po sa inyo at sa lahat ng mga taga-Isla Verde. Bakit po maganda ang conversion story ni St. Paul? Para siyang telenovela. Parang hindi ka panipaniwala. Bakit? Sapagkat kung titingnan ninyo ang kanyang kwento ng pag-akay ng Panginoon, parang hindi kayo maniniwalang siya'y magiging isa sa haligi ng pananampalataya ng simbahang Katolika. Yung unang pagbasang inyong narinig, na pinag-uusig ang mga Kristiyano, pinapapatay, hinuhuli at ipinabibilanggo ang pinuno noon ay si San Pablo. Siya yun, bago niya makilala si Kristo. Siya ang nagpahirap at maraming ipinapatay na naniniwala kay Kristo before he met Jesus, before he was converted to Christ. At matapos yung kanyang conversion, nag-iba yung landscape ng kanyang buhay. Naging tagasunod na siya ni Kristo at nangaral ng mabuting balita. Kaya nga meron tayong tinatawag na Acts of the Apostles. Kaya meron tayong tinatawag na Letter of Paul to different communities. Romans, Ephesians, Corinthians, etc., etc. At yung lahat ay kwento ng buhay ni San Pablo in relation to his conversion to Jesus and his missionary activities. Ano ang nasa likod ng conversion ni St. Paul? Of course, alam natin na for every conversion, nandyan ang tinatawag na biyaya ng Diyos. Pero bukod po doon sa biyaya ng Diyos, on the part of St. Paul, nandun ang tinatawag na conviction. Ano ba yung conviction? Ang conviction ay yung paniniwalang ito, ang katotohanan, ito ang kanyang susundan, ito ang kanyang isa sa buhay. At meron nun si St. Paul. At ang conviction ay hindi lamang nakabatay sa nakikita ng mata. Ang conviction ay mas lalong pinalalalim at pinag-uugat at pinatitibay ng paniniwala o pananampalataya. Bakit ninyo pinagtiyagaan hanggang ngayon ang inyong kapareha for 30, 45, 50 years? Bakit kayo na natiling nagsasama? It's not simply because of love. It's essentially because of your conviction that that is the man or the woman God gave to you. Kasi naniwala kayo na mahal kayo ng taong inyong pinakasalan at pinakikisamahan hanggang ngayon, at naniniwala kayo na kayo ang itinakda ng Diyos habang buhay. Ganun din sa buhay natin bilang mananampalataya. Yan ang sikreto ni St. Paul. Other than it was a grace from God who called him to conversion, it was also his conviction that Jesus is worth dying for. Mga kapatid, malimit kung bakit hindi tayo naaakit kay Kristo ay hindi dahil kulang sa biyaya ang Diyos. Malimit ay sapagkat
kulang tayo sa conviction about the Savior Jesus. At ngayong hapong ito, dyan po tayo inaanyayahan. Usisain natin ang ating mga sarili. Kumbinsido ba tayo na si Kristo ang ating tagapagligtas? Naniniwala ba tayo, kumbinsido ba tayo na ang ating Panginoong Jesus ang daan para sa ating kaligtasan? Naniniwala ba tayo na si Kristo ay kaya tayong iligtas sa anumang krisis na pinagdadaanan natin sa buhay bilang manunubos at tagapagligtas? That spells the difference between one who believes and one who is hesitant to believe. Nandun yung pagkakaiba nilang dalawa. Yung nagdududa ay bunga ng kawalan ng conviction. Pero yung naniniwala at nananampalataya o yung hindi nagdududa sa ating Panginoong Jesus ay bunga ng kanyang conviction, bunga ng kanyang paniniwala. Baka yan ang kulang sa atin. Kaya ngayong hapon, inaanyayahan tayo, mga kapatid, ng mabuting balita at ng unang pagbasa na tularan si San Pablo. Na hindi lamang naniwala na ang ating Panginoong Jesus ay siyang tagapagligtas, kundi he's convinced of the truth that Jesus brings, kaya nga ibinigay ng buong buo ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Nawa tayo bilang mga binyagan ay matularan at masundan ang halimbawa ni San Pablo bilang modelo natin sa paghahatid ng mabuting balita. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para mag-iinuming, nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehan niya at kalangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos,
at lupa ng kadakilan mo. O sana sa kaitasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitasan, o sana sa hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa magitan na iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tala. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daingding. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama natin sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin
sa amin ang kaliyan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Sana ka kasala sa amin at huwag mo kami ipahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kariyan at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo.
sambayanan ng isa. Isasagwang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga paglohog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, tagap-titelsina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo,
kung inyo po mapapansin, ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa pagitan ng main church at Divine Mary Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nanais maging bahagi ng paggawang ito. Mangyaring makipugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalaala, mangyaring mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake account sa Facebook na gumagamit ng ating mga opisyal na video testimonies upang makapagbenta ng DMA Blessed Oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailanman hindi tayo maaaring magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay po ng isinagawang grand opening ng ating Kapeo Osteria ay may kipit tayong pinapalalahanan sa panawagang Clay Go or Clean As You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, mga Kapeo, bahagi ng pagdiriwang ng karin ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ng ating mga eskolar ni Pio. Maaari kayo makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR's office o sa Manak Station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan, pagmamahal sa amin, upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah.